on our way to Bicol. Montage in 3, 2, 1. Interview natin ang bagong taga Saudi. Sir, anong masabi niyo sa tax na pinapasa? Saan tax? Pilipinas? Sa Riyadh? Sa Saudi? Yung mga pinapadala para sa OFW. Ah, sa Riyadh, sa Saudi. Well, hindi na may iwasan talaga. Batas na, ini-implement na ngayon January 2018. 8% VAT. So, dapat ma-approve talaga yung nomination for promotion and increase in salary ng boss namin sa department. May lahi ka pa, may era pa. Ha? May garal ganyan yung bosses mo. Mahirap. Hirap. Kumpare, walang kamag-anak, kamag-anak. Walang kaibigan. Huwag nyo kong subukan. So, paano ba yan sa mga kaibigan natin dyan na OFW? Wala. Ganyan talaga. Tipid-tipid. Pero siya, mahirap lang po yan. Kala nyo lang, mahirap lang po kami. Sa sobrang hirap niya, nakakulduroy. Sumabati yung mga kabarkada mo. Million views to. Hi there. Kumusta dyan sa Italy? Mga bro, mga dabar cards. Sino mo? Sino? Ha? Kala ko babatiin mo, snacks eh. Ano, snacks? Ay, meron doon. Ang dami kaya. Ah, nandun na lahat. Mga petocini friends natin. Tito Brady, sina Dop, sina Bayani, sina Tang-e. Mm. Man, nalulundo na yun sa carbonara. Tapos si... sa mga babae, sina Milet, sina Mateng, sina... ito... Ian, sina... Nag-choke! Ito. Ayun! Basta lahat na taga dun. Siyempre nga pala mga kaibigan, nalimutan ko. Gusto nga pa namin ulit i-congrats ang bagong kasal. Ate Ace at Ate Lorgy, walang iba mga kaibigan. Ate Ace sa Ate Lorgy. Oh, ulit, take two, take two. Take two, take two, take two. Gusto nga pala namin congrats ang bagong kasal mga kaibigan, walang iba, Kuya Ace at Ate Lorgy. Oy, congrats yun naman. Pilit. Magusto mong i-shoutout yung boss mo. Shoutout? Pausapin mo ng Arabo, sabi mo ano, i-extend ka. Ha? Hindi naman ako. Ay, English! English! Whoever you are, kung gino ka man na bossing ng lalaking ito, magtago ka na sa bitag. Sino ba yun? Kung sino ka man, matakot ka na dahil kailangan mong ipromote ito, whoever you are, we are in demand of you. Di ba ganun yun? Natatawa ako dun eh. According sa aming asset ng bitag, isang umano na kolokoy sa may bandang Mindanao Avenue na pag ganyan ka na lang to. Ma, bes, siya po yung may kasalanan. Pina-impersonate sa akin, kaya... Maraming siya na si Jinggoy. Pag... pag pinahanap ako na Sir Tulpo, ito po yung pahanap nyo. Idol! Yan si Duterte. Eh siya si... Du-60. Si Rojas yan eh. Ah, si Rojas pala to.
check-check-in. Nandito na kami sa may bandang... Hindi ko alam. La Suerte. Bawal dito ang malas. Dapat, La Suerte. Si Coco Martin. Siya po yung pumatay kay... Joaquin. Si Cardo Dalisay. Cardo, kailan mo mapapatay si Alakdan? Tapos na ng Disyembre. Tapos na ng Disyembre. Oo nga pala. Tanongin mo si Kuya sa simbang gabi niya kung ano yung wish niya. Kuya, kung pwede malaming malaman kung ano yung wish mo sa iyong wishes sa simbang gabi mo. Ayun po mga kaibigan, na medyo hindi tayo marinig at medyo delay po. Tatawagan na lang po natin mamaya. Commercial po muna. 5 minutes later. Ito, binabalikan natin at medyo delay. Tatanong natin, babalik tayo. Paring Mike, paring Mike. Ano yung wish mo sa simbang gabi? So ayun po mga kaibigan, at may technical problem po. Hindi po kami marinig. Babalik po tayo mga kaibigan na hindi po namin tatantaran ng inyong information. Mabalik tayo kaya... Ganun sa HM eh. So ayun po mga kaibigan, siguro po ay ayos na po yung ating signal doon sa may bandang Marawi mga kaibigan. Ito rin, babalik po natin sa ating reporter doon. Ano po yung wish natin sa simbang gabi? So ayun po mga kaibigan at Tapi! Hindi po talaga namin malaman mga kaibigan at magkita-kita na lang po tayo sa susunod na linggo. Hanggang sa muli, paalam! Later. So ayun po eh no, nagpalit na kami ng driver mga kaibigan. Tulog na po si Jinggoy. Nagising si Jinggoy. Napagod si Jinggoy kasi lumilit daw yung abs niya. Kailangan daw niya magpahinga. At syempre ang napalit po namin ay si Liminho mga kaibigan. Si Liminho po ay kakalabas lang po ng military training ng Korea. At ngayon ay nagdadrive na sa amin mga kaibigan. Tingnan niya naman, ang ganda ng shoes. Yeezy, worth 10,000 worth of peso. Pati mo siya ano? Your future, future wife. Hello, Jesse Manjola. Ay, hindi. Tay tayo dyan, teka Mil. Jesse Manjola na. Timo! Hello. Baka mamaya po ako mag-drive, titignan natin kasi gusto ko mag-vlog eh. Hintayin. Si Kuya Rara magda-drive mamaya. So ayun po mga kaibigan, no? Nagbabalik po kami. No? Lahing langit. Oo, mamaya kaibigan, pag si Kuya Ron na po ang nag-drive, yahing naangit na po. So, ito na po siguro yung last na video namin pag nangyari yun. Kaya, hintayin natin at ating balikan ang ating interview kanina. Medyo malino na po ang ating signal sa may bandang Marawi. At nakikita po natin na ito na po, Kuya Arar! So, ayun po, mabalik tayo sa inyong interview. Ano ang wish mo sa mga simbang gabi mo? Long life, saka good health. Ayun mga kaibigan, narinig niyo po mga kaibigan ay narinig na po natin sa wakas after ng delayed tsaka technical difficulties. Narinig na rin po natin yung wish kanina. Maraming salamat at narinig natin at meron akong kwento sa inyo. Malakas uminom yan nung kabataan niya. Nagsuko po yan ng dugo. Nagsuko yan ng dugo. May dinuguan. Kitang-kita po sa harap.
ng kanyang tatay, lolo ko po, na nagsuka siya ng tugo. Kahit ano, iniinom niya, lampanog, ginbulag. Tsaka syempre, masarap na masarap na San Miglite, mga kaibigan. Syempre, masarap din ang pilsen. Ito naman, umiinom. Ngayon po kaming dalawa, kung napapansin niyo po, napaka-effective. Keto diet, mga kaibigan. Keto diet. Siya po, keto diet. Keto diet din yan. Slight. Slight. Ako, speaking of keto diet, ito pong nasa harap po namin, pwede to, keto diet. Mapapansin nyo, mga baboy yan, part siya ng keto diet. Basta pwede kang kumain ng oily, pwede kang kumain, huwag ka lang kakain ng sugar at carbohydrates. Kasi hindi naman talaga nakakataba yung mga matatabang pagkain like pork, mga chicharon, mga taba. Ang nakakataba, sugar. Hindi yung mga oily. Ang nakakataba po, carbohydrates. So, try nyo po. Ito, real talk. Siguro 11 kilos na nawala sa akin. 11 kilos. Nakakatuwa. Siya rin. Ilang kilo na nawala sa'yo? Hindi ko alam. Pero may nagbago dahil nagkasya yung suot niya. May mga nagkakasya na. So, try nyo rin. At ito pa, ganito pa kami kalayo ang dating namin dun. Makikita nyo sa waist. Kung makikita nyo, nakikita nyo ba? Yan. So, ayun po mga kaibigan, no? Mamaya babalik tayo. At transition naman tayo. 3 hours later. So, ayun po eh, no? Ito po yung kinatawag na keto diet. Pero di niya gagalawin yung rice. Ang magmamana ng rice niya si kuya. Ang magmamana ng rice ko, si daddy. Yan, hindi yan keto diet. Ano yan? Scholar diet. Kain muna tayo. Ayan. Yung mamana na niya. So, kain muna kami. Ayun po eh, no? Tapos na pong mag-drive yung tatay ko tsaka yung kapatid ko. Ngayon, it's time for the star to drive for the Fast and Furious montage. Five minutes later. What's up mga pet malulodi? Yo! Power! 5 days to go na lang at Christmas na. Woo! At power. Dadating na po ang si Santa Claus. Si Santa Claus. 5 days na lang, hintayin niyo na lang 5 days. Si Jesus. Kung mapapansin po natin, hindi yan yung Mount Mayon. Yan yung Mount Siargao daw. Sarog. Sarog. Isarog. Isarog. Yan. Pag kailangan mo man ng yung gulay ilalagay mo, kailangan mong isarog. Ay, pala yun. Kasalukuyan po tayo nagdadrive dito mga kaibigan sa may bandang, papunta sa may Oriental Legazpi kung saan nandun nakacheck ang mga asset ng Bitag. Mapapansin din po natin yung rapport sumingit. Interview natin ang ating OFW ulit dito. Walang iba, Mr. Raul Larida. Dumaan ba sa isip mo na magiging ganto ka? Kumbaga, naabot mo. Pinangarap mo ba ito noon? Malapit-lapit kasi ang pangarap ko noon eh, Toyota Land Cruiser. Wow! Malapit-lapit! Land Cruiser! Halos ito na rin yan dahil SUV naman mo. Para yung utility vehicle, sports utility vehicle. Ano yung naging inspirasyon mo para maabot yung mga ganun? Mga anak ko. At kami ang magdadala ng liwanag dito sa Bicol. Yan! 3 hours later. So ayun, namating na kami sa location. Ito yung hotel namin ngayon. The Orient. Hindi ko alam ano pangalan. The Oriental. Yan. Sino malupit na montage? In 3, 2, 1.